patuloy sa pagbaviral ang litrato ng dalawang sakristan sa Cebu kung saan makikita silang magkasama at ginagawa ang kanilang trabaho sa isang simbahan. Sa isang litrato na ipinost ng Facebook page na The Roman Catholic Archdiocese of Cebu, makikita ang dalawang naka-face mask na sakristan kung saan ang isa ay may hawak na sensor boat habang ang isa naman ay may hawak na turibol. Ngunit bagamat pareho naka-face mask, mababanaag naman na may mga hitsura ang dalawang sakristan dahilan upang magkomento ng mga nakakaaliw ang mga netizen. Ayon sa isang netizen na nagngangalang Patrick, "Father, hindi po ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa dalawang sakristan mo lamang ay sasaya na ako," sabay sabi nito na minus na siya sa langit. Sinabi naman ni Ishin May Pimpin, "Sa ngalan ng Ama, anong pangalan niyong dalawa?" Ayon naman kay Ron Nang, "Sa ngalan ng Ama ng anak natin dalawa," habang sinabi naman ni Angela Ams na, "Sa ngalan ng Ama, sa ingalan sa duha." Sa komento naman ni Renji Santillana, sinabi nito ang mga katagang, "My gosh, ha ha ha, no comment, mga server dyan, biki naman, chos." Sinabi naman ni Sevi Estrella na, "Mahalin ang Diyos, pati na rin ang sakristan." Ang nasabing post ay umakot na ng halos 4,000 comments at 53,000 shares. Samantala, hanggang ngayon naman ay hindi pa rin malaman ang pangalan ng mga naturang sakristan. At iyan aking balita. Ako naman si Attorney, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Inamin na nina Gerald Anderson at Julia Barreto ang kanilang relasyon. Matapos magkaroon ng isang anak, ay naghiwalay na rin si LJ Reyes at Tom. Malungkot na balita dahil hiwalay na rin sina Janine Gutierrez at River Cruz after 4 years of being... Tuluyan ang naghiwalay sina Mark Heras at Winwin Marquez matapos ang dalawang taon. Huling-huli ng isang aktres ang kanyang dating mister na nakikipaghalikan sa isang lalaking foreigner. Hinabol ng itak ng isang aktor ang kabit ng kanyang misis. Nagulantang ang isang aktres matapos na makita niya na may 4 na paa ng parehong lalaki sa ilalim ng kumot sa kama ng condo unit ng kanyang boyfriend. Naibulsa ng Pinoy film na Latay o Battered Husband ang Gold Award sa second week. Nagbigay ng karangalan sa bansa si John Arcilia matapos na mapanalunan nito ang Volpi Cup. Tuloy-tuloy sa paghahakot ng international award ang pelikulang Dana Farbe o Your Color sa English matapos na mapanalunan nito ang Best German Feature Film sa Berlin Film Festival. Back-to-back na parangal ang natanggap ng Pinoy animated film na Tela sa Toronto Indie Shorts at sa Reale Film Festival na gawa ng 23 anyos na si Zachary John Conlu.